Magandang hapon po sa inyong lahat. So nandito naman tayo ngayon sa Upper Bicutan Elementary School, district naman po ni Lani, para po mag-assist at tignan kung paano yung distribution po ng ayuda na 1K per person or 4K per family member. But kanina po kasi maraming tanong, pati sa Facebook after my interview sa media, I'd like to be able to answer 2 or 3 of your questions. So first of all, yung ibang nagtatanong, kung supportive pa ba ako ng Administrasyon Duterte, no? So merong word pa ba? First and foremost, I will always be supportive of the administration. It's the only one we have. We're in crisis. Walang puwang para mag-away-away or magkaroon ng political difference at this time. Pero policy differences, nangyayari talaga. So tinutupad ko pa rin ang Pangulo, ang pangako ko sa ating Pangulo na ginawa ko nung September 2015 na I will support his administration. So sa tanong, am I supportive? Yes, no? So let me tell you why. First of all, we're in crisis. So iisa leader natin so we can improve the situation. Wala tayo sa sitwasyon po na na normal ang sitwasyon, that ang finger pointing o pagbibigay ng kung ano-anong investigasyon can come to better results, no? Having said that, I'm supportive of congressional hearings and of course special session for 2 reasons. Number 1, maibigay ang stimulus at ayuda na kailangan. Number 2, tama yung impormasyon na ibigay kay Presidente. So, doon ko gusto bigyan ng diin na ang support sa Pangulo ay hindi lang po yung oo ka sa lahat ng nangyayari. Ang support ng Pangulo, when I was Speaker, I always give him the right information or the facts. So, when I was Speaker po, tatlong paraan ng pag-support sa Pangulo. Kung ano yung mga priority niya ay mabilis na mapasa, and we will make sure we come up with the best version possible. Secondly po, continually keeping him informed of how people feel all across the country. Dahil syempre pag presidente ka, yung sources of information mo, ibang-iba kapag ka ikaw ay kapitan, mayor or congressman, kasi grassroots kayo. At pangatlo, to give him different points of view. So while there may only be one truth, there can be different points of view. Halimbawa, pag sinabing walang pera, may pera ang gobyerno. Mahigit nga 4.5 trillion ang budget eh, di ba? Pero may pera ba para sa ayuda? Some will say wala, some will say meron. So I believe in good faith naman, pati yung kabinete niya, sa pag-i-inform sa kanya. So that's why importante yung special session at hearing, para hindi lang mapasa, pero para maibigay ang tamang impormasyon. Dahil ako'y naniniwala, hindi we withhold ng Pangulo ang tulong sa ating kababayan kung makikita niya yung facts at makikita niya yung mga pananaw. Lastly po, maraming nagtatanong bakit since February 1, focus kami sa ayuda or 10K per family. I'll simplify po, no? Kung may suntukan ngayon o boxing, di ba matatalo po yung pa-jab-jab lang? O kaya kung maasa ka ng knockout punch, pero hindi mo naman matrow yung knockout punch. So usually, you need combinations, di ba? You need a 1-2-3 punch combination. So kung titignan mo US, yung number one punch nila, yung bakuna. So within 100 days, nangako si President Biden, 100 million mababakunahan. Kalahati pa lang ng 50 days, nag-announce na sila na gagawin na nilang 200. Kasi yung thinking big niya paid off at humanap silang paraan. So anong second punch na ginawa niya? $1,400 per American na ayuda. Direct stimulus ang tawag nila. Anong number three punch niya? Yung mga kailangan na stimulus at tulong sa mga negosyo. So sa mga restaurant owners, sa mga kailangan mangutang, yung pong senior citizens, mga homes, and then katulad po ng K-12 schools, may 100 billion dollars
para dun po sa ventilation. At ang pang-apat, yung American jobs o parang build natin. So tayo, parang nangyayari, kapag ka tumaas, job tayo. Sumobra taas, MECQ, isang suntok na malakas. Pero walang 1, 2, 3 punch na may roadmap na alam ng tao. So yung 10K kasi, yung direct stimulus, ang unang matinding punch kasama ng bakuna. Kasunod niyan yung stimulus, whether sa tourism, sa health sector, sa education sector, sa agriculture sector. So stay tuned po kayo, we'll find more opportunities to explain the different proposals. Hindi po paliksahan to. Wala po tayong kalaban kung hindi COVID. So please don't forget to pray. But sama nyo sa prayer na yung tamang knowledge ay mapunta sa ating kababayan, sa ating gobyerno, so that we can make wise decisions. Sabi po sa Bible, we die because of lack of knowledge. Although ang context po nun, how can you get everlasting life if hindi mo kilala ang Diyos at ang katawan ay mamamatay? Yun ang context ng verse na yon. You can apply it sa nangyayari sa ating lipunan. Kung you don't have enough knowledge about COVID, pwede kang mahawa o makahawa at pwede kang mamatay. Kung wala kang knowledge na may scholarship program or may libreng, or halimbawa online na at may libreng tablet at hindi kayo nakakuha, pwede mamatay ang pangarap ng anak mo na makapag-aral. Kung hindi mo alam kung anong gamot ang pwede o hindi dahil sa maraming nakakalito ngayon, diba, it can cause healing, it can also cause death. So, while we pray, it's also our duty to act. Sabi nga sa Bible, faith without action is dead. And sa ating pagkilos, let's try to learn more about what other countries are doing, what are the best practices, i-apply natin. Pero wag po kayong mag-alala, kami po ni Lani at saka mga kasama natin na balik ang trabaho, balik sa tamang servisyong Congress ni Congressman L. Ray Villaferte, Congressman Dan Fernandez, Congressman Jonathan Alvarado, Congressman Rani Abu, Congressman Mike Defensor, mga kongresistang unnamed men and women. We will continue to fight for you. We'll continue to help the President and inform him of what's happening. So please pray na mapasa natin yung stimulus at saka yung 10K na direct.